Good afternoon. Good afternoon. Yung ano, yung good afternoon bago umpisa. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, may energy pa muna tayo. Galing, wala sumagot, ha? Ang sabi ko na lang siguro, may energy pa ba tayo? Yes! Alright. Sige po, happy to introduce myself. I am Brother TJ. Kasama ko na si Sid. Si Dadlan nga po. Si Dadlan partner ko po siya for 2 years. At nagsawa ako sa ingay, no? Kahit hindi pa mic, okay lang. Si Sid naman na nakasabay ko mag-cluster head ng dalawang taon din niya. Tapos si Duel, magkasama kami sa Better Living before. Taga-Better Living po yun. Meron po ba din? Di ba taga-Better Living? Wala naman, no? Medyo malayo yun. Taga-Better Living po ako. Ang customer ko po ay South B2. Kaya po ay SB5. Amen? Okay, before we start this talk, allow me to share a story na rin po. This community, simula po kasi sa Kids for Christ, may Youth for Christ, tapos Singles for Christ, tapos Couples for Christ. Amen? Aware naman po tayo, ano? Ako po kasi nagsimula po sa Kids for Christ since ang magulang ko po, Couples for Christ. So, kapag lumalaki po talaga ako, tumatanda ako, walang ibang kanta sa radyo, hindi po pang worship, gano'n. Hanggang sa tumanda na ako, na gano'n na rin yung maging soundtrack ko. Na I've been part of Kids for Christ since siguro 8 years old. Basta yun yung earliest memory ko eh. Basta Kids for Christ ako, tapos na Kids for Christ, tapos ito kayo Singles for Christ. This community will bring so much to you. Kasi sobrang dami ng maalala dito, sobrang. I wanted to expect a really big expectation sa ibibigay ng Singles for Christ sa atin. Are we all excited to be a member of Singles for Christ? Amen? Amen! Amen? Amen. Sige po, alam ito comment you, and palak, pwede po mapalakpakan natin ang ating mga kaibigan. Dahil, you guys committed 9 weeks of your life, tama? 9 Saturdays. So imagine, ano ka sa mga nagsistart? 2 p.m. lagi. 2 p.m. Umpisa na ako Netflix kasana sa bahay ng alas 2. Ito yung mga masarap pang manood eh. Diba? Yung mga pagka-lunch, load na lang ako. Load mo na ako Korean, gano'n. Para ito yung time na sarap tumapay sa bahay. Pero I can recommend you for being here for 9 weeks straight. Palakpakan nyo dito sa sarili mo. Tumata na lang si Dante na pamapansin. Pinang po talaga yan. Then, sige. Sige, kamusta yung 9 weeks muna natin? Anong, sino ba dito yung participants? Pwede taas ko. Sorry ah. Taas na tayo kami dyan. Ano ba kaya? Parang tagal yun. Shy time lang tayo. Sige, ito. To summarize yung 9 weeks mo. One word. Happy. Happy. Kung ano ba yung happy na ito? Ano po? One word. Life changing. Sorry. Sorry. Ganito ba na sabihin niya mo? Six. One word. One word lang. O two words. Gusto mo. Sentence. Baka gusto mo. Parang ganun na. So, tumula. Happy din. Ang creative mo, ah. But, one word lang. One word. Sorry. Sacrifices. 9 weeks. Hindi po madali yung tuntahan. Siyang taling ko na pwede po tayo papahinga. Siyang taling ko na pwede tayo kasama natin magulang natin. Mga bebe natin kung meron man. Siyang taling ko na yun, mayroon ka naman po punta. Na-exceed naman po mga expectations po natin. Meron po ba dito na-expect na boring? Huwag tayo mga pagkristigan sa akin dito. Alam naman natin kung punta tayo dito. Ano dyan? Boring dyan? Puro taas kamay lang dyan? Puro dasal-dasal lang? Di ba? Nag-compisa kayo kanina, tapos kaya nagsisigawalik na kayo. Medyo malamit pala ito mga ato, ano? Nag-galing. Siguro naman lahat tayo dito, bago pumunta ng Singles for Christ CLP, ang unang sinabi natin, pupunta ba ako doon? Boring yun eh. Puro dasal lang yun. Pwede naman ako magdasal sa bahay. Di ba lang? Siguro naman. Or ako lang. Ako lang siguro yung masama ko galing dito. Perfect siguro ngayon. Baka ako lang yung ganun. Nung nag-CLP po ako 2 years ago,
sabay-sabay, nagsabay po ang trabaho, ang Youth for Christ, tapos nagsumabay po ang Singles for Christ. Sabi ko, parang kaka-household lang namin, kaka-meeting lang namin kanina, tapos pupunta ka ng CLB. Lord ulit? Lord na ako kanina, Lord ulit ako ngayon. Pero totoo po, na ito pong ginagawa po natin ay isang commitment. Pero mga kapatid, huwag kayo magalala dahil may regalo ang Panginoon sa atin. Amen? I believe lahat po tayo last or 2 weeks ago, nakasama po natin ang facilitator natin for a mini date, no? Tama po ba? Lahat ba? Lahat naman doon, saan kayo kain? Pinakain ka ba? Yellow ka? Sino po sila na yellow na ito? Parang gusto ko yun. Big time ka na. My God, sir! Sino pinasin mo? My God, sir! Ito ba? Saan ka pinakain na sir? Starbucks! Ano mo, Brad? Dapat nagpa-challenge ka muna. You said, no, gutom pa ako. Pwede ba? Ganun ka, kaya ka na. Ito ba si Duel? Pagkatapos po niyo ang 13 weeks na sale, yung mapapansin ka ito kayo dyan. Masarap ka gutom ba si Tento niya? Dahil may kasama ba ako eh. Ay, sorry, may pag-chicken na niya. Dati kasi, ang lulo sa kanila, pansin Tento na may water. Araw-araw yun, pag nasa kanila kami pansin Tento. Kaya pag ano eh, parang kasakit ko si Duel may kasalan. Again, my dear friends, the Lord has a gift for you today. Are we ready for that gift? Kayo na yung regalon, ayaw na pala. Kayo na yung kalanong ka na. Sige po, again, my dear brothers and sisters, the Lord will be giving to us the power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ano po ba ang Holy Spirit? Sino po ba ang Holy Spirit? What is the Holy Spirit? Siguro na tayo lahat tayo ng theology, no? Tama po. Kunwari wala kayo nakikita ng sa harap, ano ang Holy Spirit? Yung tinuro sa atin, friend. Deus? Jesus? Si Jesus pala. Ikaw na kaya dito, Brad? Ano? Deus, Brad? Di ba ginawa Jesus, no? Mali. Dapat ka na dapat Jesus talaga. Bili ko ba kayo naman sa'yo? Hindi, ano? Holy Spirit. Kunwari ko lang nakikita. Sana ko po talaga ulitin. Si Jesus ka na eh. Tapos di mo pa kailala si Holy Spirit. Galing. Wala. Buti na lang yung J.S. ka, no? J.S. Kasi may A.S. The Holy Spirit, wala. Ibang na doon. The Holy Spirit is God. Kung meron po tayong Holy Trinity, amen. Sino po yung Holy Trinity? God the Father? Amen. So, ang Holy Spirit po is the third person. But my dear brothers and sisters, it doesn't mean na ang ranking ng Holy Spirit is tatlo. Pantay-pantay po yan. Tatlong tao ng pantay-pantay. Hindi po yan God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi po. Yan po tayo. Isang diretso lang. Pantay-pantay po yan. Mawala isa, wala lang. Amen? The Holy Spirit, na nga po. The Holy Spirit is equal to the Father and to the Son because He is God. Pare-pareho po yan, Diyos. Amen? Ang Holy Spirit po, usually sa Bible, ano po ang itsura ng Holy Spirit? Yun? Galit na ito. Sino pa sa mga? Ang Holy Spirit po, usually siya po yung dove, no? Yung maputing ibon, na pag dumaan daw po yan, sa Holy Spirit. Holy Spirit daw po yung ano, yung umaapoy na push. Diba yun yung mga nakalagay sa Bible? Pero it's more than that. Hindi, yun lang po ang visual representation ng Holy Spirit. Pwede po siyang God, kasi yun yung nakikita natin. But He is God. Amen? Ano po ngayon ang nagagawa ng Holy Spirit? Nagkaroon po ba kayo ng ano? Na magsalita sa maraming tao. Tapos yung mga sinasabi mo, alam mo hindi na galing sa'yo. Yung alam mo, teka, hindi mo naman ito pwede bear, pero ito yung lumalabas. The Holy Spirit can give you that. The Holy Spirit can give you a new heart and a power to serve. Meron po kayo mga pagkakataon naman na ano, na talagang hindi mo alam yung ginagawa mo. Pero by the help of God, by the help of the Holy Spirit, natapos mo. Amen? Siguro naman meron tayo yun, no? At least, di ganun po ang nangyayari sa akin, usually. Kapag nag-ibigay po ako lang ito, babasahin mo, paulit-ulit. Pero pagdating mo sa harap, magugulat ka na lang na, parang hindi ko naman ito pre-practice. Pero nasabi mo. And that is the Holy Spirit. Amen? Ito po yung nasa Bible, that I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart
so that you will follow my decrees. Once the Holy Spirit is with you, He will always be with you. Ito po yung forever na totoo. Ito po yung pangako na wala ka nang magagawa kung di maniwala. Kasi ang Diyos nakakako sa'yo. When the Holy Spirit is with you, yung buhay na yung masakit sa puso mo, it will still be there, but it will be lighter. Again, because you have a God with you. The Holy Spirit. Amen? Amen? Kaya ba? Mabilis lang tumakas. What will happen later? Siguro po, meron po pati ito galing Youth for Christ. Amen? Sa Youth for Christ po, ginagawa rin po ito. Ito lang po ang mangyayari po mamaya. Magkakaroon po tayo ng maliit ng pray-over session. Ang mag-pray-over po sa inyo is yung facilitator niyo. Wala lang po kayo. It's very simple. Ipagdadasal lang po niya kung ano yung tingin niya kailangan mo. Kasi nag-usap kayo yung nakarap. Di ba nag-Starbucks kayo ni Seth? Nagpa-yellow cup si ate. Yung facilitator, hindi ka ako nato. Di ba alam mo sa kayo dinala ng mga facilitator niya? Pero alam na nag-usap kayo. And kayo lang ang nakarinig nun. So, mamaya kayo lang din, ipagdadasal niyo lang ang isa-isa. But more, ang facilitator lang magdadasal para sa inyo. Simple lang, kayo mo na lang. Later, kanya, baptism of the Holy Spirit. Yan. Hindi po ito baptism ulit ha. Hindi po kayo laging bagong matuling ko dahil wala po ang pangyari ang pagiging kaya. At wala po tayong tubig na holy water. Ako gusto nyo, drinking water lang ako. This is not the second baptism, my dear friends. Remind yourself na hindi po kami pare. Wala po, may pare po dito. Wala po dito may kapangyarihan na i-baptize po ulit kayo. So this is not the second baptism. Again, this is just a pray-over session. We will just be releasing the Holy Spirit upon you. Amen? So, ano po yung makukuha natin? Mamaya. How do we receive the Holy Spirit? Paano po kayo, nung papamata tayo, siguro mga 18 tayo. Hello? Paano kayo mahingi ng cellphone? Kasi, karami sa cellphone mo eh. Tapos, nung panahon na yun, wala akong pera. So, paano? Brad? Brother Paul? Harry? Paano kayo hihingi dati? Kunyari, may kailangan ka. Ano sinasabi mo? Yan. You ask for it, di ba? Totoo naman. Hindi naman nalalaman ang magulang mo na kailangan mo ito. Hindi mo sasabihin. Amen? Hindi naman naman nalalaman na feeling ko kailangan na talagang ko ngayon ng spaghetti. Hindi naman ganun eh. Kung birthday mo ngayon, sabihin mo kami gusto mo. Amen? It is the same in the Holy Spirit. So if you want the Holy Spirit, you? Ganda nung pagkakasabay-sabay niyo. Isa pa ang ulitin natin. You? Ask for it. Amen. Hihingin mo po. Amen? Ngayon po, alam ko na pag-usapan po ninyo ito sa karangang linggo. Pero ulitin po natin ang gifts of the Holy Spirit. Tingnan po. Hatiin natin siya sa tatlo. We have 9 gifts. Amen? Hatiin po natin siya sa tatlo. Sa tatlo. Knowledge, wisdom, and discernment. Tingnan po. Anong pinagkaya ka ng isa't isa? Pag ginalingan mo may Starbucks ka ulit. Pag tumama ka, Brad, Starbucks ulit yan. Parang tinag-alag mo lang, no? Starbucks ka lang. Sige mo na lang, ha? Balaan dyan. Sige mo, knowledge, wisdom, and discernment. Try natin siya i-explain, no? Ang knowledge mo, ito po yung mga bagay na natututunan natin sa libro, sa sinasabi sa'yo ng mga tao. Knowledge is knowing the difference between good and bad. Alright? Wisdom, ito po ngayon yung mga bagay na natututunan natin through experience. Ito po yung mga natututunan natin kasi nangyari na sa akin po, alam ko na to. Ngayon po, discernment naman po at making a decision between two goods. Kung ano na knowledge po natin is good and bad, discernment, dalawang good eh. I-discern po kung ano yung kailangan mo gawin yan. Amen? Naintindihan mo natin. Simo, next. Faith. Faith, healing, and miracles. Faith naman po, siyempre simple, pananampalataya. But my dear brothers and sisters, faith is actually for me, is the biggest gift. Kasi po ang faith, it is a decision to believe. Kapag nag-decide ka po araw-araw,
Basta yung kaya ng black gamit. Paano nyo naman? Meron po kasi part doon na medyo cheesy siya, kasi hindi siya pa nalagay. Mahal kita kasi pinipili kita araw-araw. It is the same with faith na kailangan ipiliin ng Diyos araw-araw. Amen? Healing, it is also almost the same with miracles. Because the healing in the Bible, it's all miraculous for yung blind na nakita ulit. Yung mga nakapaglakad ulit. Tama ba? Healing, but for us, normal human being, healing is saying sorry. Mapag-forgive po tayo ng tao. We need this gift. Kasi po mga kapatid, hindi po madaling magpatawad. Amen? Amen? Pero po, maliit na realization po. Kapag may napagpapak po ng tao, ang bilis natin mag-sorry. Tama po? Pag may napagpapak ka, sorry. Pero pag yung nanay mo yung nagalit sa'yo, parang bawal mag-sorry. Tama? Kailangan mo na matapos yung isang buong araw bago ka mag-sorry. Pero pag may natapakan ka random na tao, mag-sorry ka agad. So, say sorry, my friends. Amen? Miracles. Ito po, again, in the Bible, ito po ang mga miracles sa atin. Water into wine. Jesus walking in the water. Yung ginalaman ni Jesus yung storm. Sobrang dami na, yung dami ng pinakain. You say, ilang pirasong isda, lang, di ba? Miracles. This, again, almost the same with healing. Pero my dear brothers and sisters, miracles is just doing something good. Kasi po yung ginawa mo, mabuti sa ibang tao, para sa kanya miracle na eh. Yung nagbigay ka ng 5 piso sa bata, pwede niyang pang-tubig na yan. Para sa kanya miracle na yan. Amen? Next. Last. Ito mong speaking gifts po natin. First prophecy, second tongues, third is the interpretation of tongues. Prophecy. Hindi po ito yung ano, yung may kita mo yung future. Pero kung ganun yung kung nakuha mo gift, hindi happy-happy tayo na. But prophecy, the simplest, the most human form, is just you being able to speak the word of God. Yung ikaw po kahit dalawang tao lang po kayo nag-uusap, pero kaya mo talaga i-proclaim mo magpapahal ng Diyos. It is prophecy. Eh, kung dumating tayo sa panahon na kaya mo na magsalita sa na maraming tao, it is prophecy. Amen? Tongues. Ito po, imagine yung bata. Meron po ba kayong bata, mga kapatid? Yung mga wala pang ginagawa kundi umiyak lang. Wala na. Pero siguro, nagkaroon naman ng time na meron ganun sa bahay, di ba? Ang bata po, ang baby, alam mo ginagawa niya? Ganda, anong hininga? Anong ginagawa ng baby, mga kapatid? Matulog. Umiyak. Ngayon, pag umiyak ang isang baby, sino makakaintindi? Di ba? Nanay o tatay. Pag umiyak yung anak mo, magutom lang to. Pag umiyak yung anak mo, naiinitan lang to. It is the same with tongues, my dear friends. When you cry out your tongues, only the Lord will understand. Amen? Again, imagine yung bata, umiiyak, pero ang nanay at tatay lang ang nakakaintindi. Ganun din po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Bakit po natin kailangan umiyak in tongues? Bakit po kailangan natin mag-speak in tongues? Para hindi pa rin nakalaban. Amen? Kasi po, imagine, your deepest and darkest desires, yung legit na, ito talaga yung gusto mong mangyari sa buhay, buong buhay mo, nalaman ni Satan. Siyempre, tatanggalin nila. Amen? But the Lord, He will provide everything. That's the difference between praying and speaking in tongues. Amen? Next naman po is interpretation of tongues. Ito po, ang misconception po dito, bakit po kailangan marating yung tongues ng ibang tao? Para i-chismis ko, ha? Alam, may anak na pala to. Buntis pala to. Yung mga ganang chismis. Hindi po ganun. My dear friends, my dear brothers and sisters, kapag ikaw po, may narinig ka po ang pinagdadasal ng ibang tao, ano po kailangan natin gawin? Ganda? Wala na. Huwag natin pakailaman, dasal nila yan. Hindi po kapatid ko lang. Narinig po yung dasal niya. For you, para po ikaw katulong, pagdasal mo rin yung pinagdadasal niya. And if you are able to interpret his or her tongues, magdasal ka lang din. Pagdasal ka lang din siya. Hindi mo siya i-chismis dahil yun ang dasal na sa Panginoon. So, tutulong mo lang siya magdasal. Amen? Amen? Again, my dear brothers and sisters, ito po yung mamaya, hopefully, ibibigay sa atin ang Holy Spirit. If it's for you, it's for you. Kapag hindi mo ito kailangan, next time na lang. Because the Holy Spirit will always be with you. The Holy Spirit is always there.
But right now, we will be giving you these gifts, the gifts that we think and the Holy Spirit thinks that you need. Amen? So later on, my dear friends, it's very simple. You will be having a reflection. Tapos po, dahan-dahan po tayo tatawagin ang ating facilitator. Maybe lipilipat lang po yata tayo dyan. Tapos po, magkakaroon po tayo ng pray-over session. Mamaya po, wala po silang namin masama sa inyo. Hindi po nila kayo pag-tripwire. Pag sinabi nilang pumikit kayo, pumikit na lang kayo. Huwag kayo patigas na ulo. Dahil wala po silang namin masama sa inyo. Una-una, dahil direct Starbucks ka na, galit ka ba? Di ba? Ito lang po yung pakawakan nyo. Hindi ka po niya pag-tripwire mamaya. Dahil umastos na yan para sa'yo. My dear brothers and sisters, so just later, paniwalaan na lang po lahat ng sinasabi ng facilitator niyo because they care for you. Natinig po nila kayo doon ulit, hindi ko alam kung ano pang gagawin niyo. Pero later on, just gonna be a simple pray-over session. A few tips, few reminders before we have that part of our session po, my dear friends. Una-una po, relax. Kasi nga po, wala po mangyayari pa sa mga. Talagang pagdadasal po kayo ng isang tao malapit sa inyo. Facilitator po noong 2007, noong yung Youth for Christ po, ang mga yun po, kaibigan po siya. So sana po, hindi nyo parang naman natin sa facilitators nyo later, na after 5 years, 10 years, sana po maging magkaibigan pa rin kayo. Again, relax. Kasi nga po, walang nangyayari mo sa mga. Pangalawa, have your own prayer time. Magdadasal po ako para sa inyo, pero magdasal din po kayo para sa sarili. Dahil hindi ko po alam kung ano pinagdadasal niyo. Mamaya po, ang laki ng Diyos sa harap natin. Kasamin niyo siya. Because your facilitator will pray over you, but again, iba pa rin po ang pagdadasal natin ng sarili nating dasal. First, relax. Second, prayer on prayer. And lastly, huwag niyo po pakialaman yung experience ng ibang tao. Huwag po tayo chismosa. Pero ano po, meron po mga umiyak. Ay, iyak eh. Bibidyoan mo po ko yung umiyak. Huwag na po tayo ganun. Mamaya po, if they want to kneel, if they want to cry, let them be. Again, because this is their experience with the Lord Jesus Christ. Lastly, do not expect anything. My dear friends, wala pong pasabog dyan mamaya. Hindi po lalabas si Jesus Christ mamaya. Pero pag lumabas, bente na sa akin. Pero wala pong ganun classic ingranting mangyayari po. Do not expect, but allow the Lord to surprise you. Kung magpakita ang Diyos, amen. Baka yung talaga gusto mo yung napakita. Do not expect, my dear friends. But again, allow the Lord to surprise you. Allow the Lord to enter your heart. Ano lang, iwan mo lang po kasi yung puso mo. Walang luck, bukas lang. Amen? Amen. Sige po, we'll be having a... Hello, ang CR. We'll be having 3 minutes break. Para mag-CR, para mag-tubig. And for the service team to fix the stuff there. 3 minutes break, my dear friends. Mag-CR na po tayo, mamaya po yung tayo mapag-CR. CR, tubig, KFD. Thanks a Pepe. I don't care. So we have 3 minutes. Grounded.
So po, alam mo kanina, puro sobrang technical ako na sinabi ko. Alam mo to open up to you, sabi. Kasi po, ganyan lang po may hitang dito. Sana, mas makilala na rin. Again, I am your brother DJ. 25 years old na po. Ngayon po, nagtatrabaho na nasa film po. Kung nag-print up, kaya ako may kakasal na dyan. Wala na ako pera. Sabihin na lang. Ano po, nag-print up videos po kami. Yan po yung, yan yung may trabaho. Trabaho yung po ang putay in the arts sa video. Pero, alam ko to share my biography po kung ano po nangyari sa buhay ko. 2010 po ako nag-college. Pero sa tindi ng Diyos, 2017 na yata ako bumago. Putay in the arts na yun, ikaw ang doktor. Hindi ako nag-engineer, hindi ako na kahit ano. Yung may mga board pa. Putay in the arts na po tinapos. 2010 po kasi, una ko po kasi course ko sa iyo. Tapos sobrang galing ko po kasi mag-dota. Iisip ko yun lang yung gagawin sa website, no? Lalaro lang ako dito. Pagdating ko, puro pag sa pinilabot ko. Kaya, second year, ay, 2012 po, lumipat na po ako ng Pilipinas. Doon po ang ginawa ko. Tapos po, buong time po ng college ko, YG po ako. Age for Christ po ako. Pero may mga pagkakakabunan na iniwan po ang Diyos. Kasi, mahal ko naman yung Diyos. At parang sama nang kailangan sa buhay ko. Sinisisi ko lagi sa Diyos. Ayun mo nangyayari sa akin yan. And just recently, pumunta po ako sa California. Kasi nga po, parang nagsasama na ako sa Diyos eh. Parang sabi ko, lalayo mo na ako sa Diyos. Ganun ulit. Doon kasi, nalayo si bahay. Hindi ka tulad po dito na ano. Kahit saan ko pumunta kami si bahay. Sa ibang bansa po kasi, natayuan ko yung mga si bahay. So doon po, hindi na ulit ako napagdasal. Pero pag uwi ko ng Pilipinas, ganun pa rin yung Diyos eh. Andyan pa rin siya. Yung open pa rin yung pagmamahal niya sa'yo. Kaya inisip ko na baka ang problema ay hindi naman nasa Diyos, baka nasa akin lang. My dear brothers and sisters, we will have difficult times in our lives. Amen? Alam ko po may pinagdadaanan kayo ngayon. Siguro hindi ko lang nanalita. Siguro may pinagdadaanan kayo sa trabaho, sa family po natin. And I will be praying for you. And I hope you pray for me as well. Dahil po lahat po ng tao dito, may kanya-kanya po problema. At wala naman po tayong wala naman po tayo may tutulong, kundi magdasal lang po. Amen? Magdasal po natin lahat ng tao dito, magdasal lang po ang sarili niyo. Because my dear friends, the Lord will always be present. You know why Jesus is still on the cross? Di ba po? Bakit po kaya ang Jesus Christ natin yung lagi nakapako? Bakit po ba ang rosary po natin, hindi yung Jesus Christ na resurrected lang? Bakit ang Jesus Christ natin sa mga simbahan lagi nakapako yung cross? Natanong nyo na ba yung sarili niyo? My dear brothers and sisters, because the Lord is choosing to sacrifice His self for you. Araw-araw na ginawa ng Panginoon, okay lang, sa cross lang ako. Because it's worth it. Okay lang makataya araw-araw para sa inyo. Imagine, my dear friends, kung ikaw yung Diyos, di ba siguro yung picture na ilalagay mo sa rosary, yung siyempre pogi ka. Ba't pinalagay yung mukhang kawawa ng Jesus Christ? My dear friends, fact fact, that the Lord Jesus Christ, when He was crucified, He was naked. Naawa lang po ang ating mga sculptor, nilagyan na po siya ng tawel. Kasi po, nung pinako po siya sa cross, wala po siyang kahit na ng tawel. That Lord na yung po Panginoon natin araw-araw, the one that who sacrifices Himself every day. Amen? Amen? So yun po, right now we have a reflection. Dipikit po tayo, tapos may kanta, tapos may aircon. So ano mangyayari? Tulog, no? Kung po talaga yung brad eh. Yung tingin mong, tingin na ako, lamit, tapos may maganda pang boses. Mamaya may hihiling na. Ako po ang copy ko po, pag may nikita ko tulog, nanunusok po ako ng mata. Di pa po ako nagami ah. Di pa ano po po talaga ako. Pero my dear friends, alam ko po, baka antokin kayo mamaya sa mga sasabihin ko. Pero saan ako kinakatulugan? 9 weeks na kayo nandito, natulog po kayo sa importanteng part. Parang ito na yung mamamatay sa ano sa Avengers eh. Hindi ko alam, baka hindi ka manonood ha. Ilang buwan na yung lumabas na. Pero may dear brothers and sisters, one request. Huwag na kayo matulog. Kasi mamaya kalimutin pa rin ang facilitator, pag ilipat na kayo doon, yung tipong may laway-laway ka pa. Medyo nakakahiya yung pagkatapos ka pag Starbucks eh. Gigising ka may laway ka dito. Mga kapatid, mabilis lang ito, huwag niyo nakatulogan. Pwede ba yun? Pwede po sandaan lang. Pahilaan na lang. Pwede na po pahilaan ang ating aircon or pakitaas. Di ba alam po kung anong skate natin.
5. Na ano ba? O itaas mo lang pwede ba? With your friends, ano yung tsura ng puso natin?
Pagod ba yan? Puso ka. Baka meron tayong puso at basag na. Baka meron tayong puso na kapit na lang. Or praise the Lord if your heart is really healthy, if your heart is really happy. But if you have a broken heart right now, my dear friends, try to fix it. Thank you.
will be answering the three statements, with the I do. Amen? Simple. Do you renounce Satan and all wrong doing? Ulitin natin ah. Para ito convincing kayo muna. Do you renounce Satan and all wrong doing? Do you believe that Jesus is the Son of God, that He died to free us from our sins, and that He rose to bring us new life? Will you follow Jesus as your Lord? Sabay-sabay ko tayo, Lord Jesus Christ, I want to belong to you from now on. I want to be free from the dominion of darkness and the rule of Satan. And I want to enter into your kingdom and be a part of your people. I will turn away from all wrongdoing, and I will avoid everything that leads me to wrongdoing. I ask you to forgive all the sins that I have committed. I offer my life to you, and I promise to obey you as well. Sit down. Again, let us close our eyes. Let us just wait for our facilitators to call you one by one. Just imagine again the Lord Jesus Christ, your home, speaking to you.
focus upon our God. Focus upon our one true hope. Thank you.
Thank you.
Yes, all of okay na guys. Stay na yun sa akin. Okay kayo? Hindi nyo kayo dyan. Parang may pinigrapan ko na. Sige po. Kamusta? Kamusta ka na? Kung kanina, anong estado ng puso natin? May parang kumakapagsabi. Well, anong kanina nang pinuntahan niyo utak mo? Ano yung itsura? Itsura ng utak mo? Kasi yung akin parang hindi. Anong itsura ng utak mo kanina? Yung tingin mo ano nakita mo? Ano to? Sobrang gulo. Sobrang gulo. Yung puso mo. Masak pa, boss. Pasok na siya ng kapa. Ano yung puso ito? Ano yung restaurant? Ano yung ano? Ayan to? Anong picture ng puso mo kanina? Yung tingin mo lang naman, siyempre. Mahalan. And I hope with your friends, after yung pre-conversation natin, medyo na bago. Tama po ba? O hindi, ganun pa rin. Kung gano'n siya kagulo kanina, magulo pa rin po. Di naman siguro, no? I do believe what we had earlier is a very intimate moment. Amen? It's between you, your facilitator, to his friends, and the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? My dear friends, now that we have the power of the Holy Spirit within us, do not expect na lahat ng problema mo mawawala. Ang pagmamahal po ng Diyos, hindi instant tagamot. Na pagkatanggap po natin, okay na lang. Hindi po ganun. Just allow the Lord to always be with you every day para maging okay ka. Mali po talaga ang tagline ng Yakult. Jesus Christ po talaga kailangan araw-araw. Para araw-araw okay. Amen? Do not expect that all your problems will go away, my dear friends. And lastly, this is just the beginning. Ito pong nangyari po kanina, wala pa po ito sa buong promise ng Panginoon. The promise of the Lord is really, really big. The promise of the Lord is eternal love for you. Ang promise po, ang pangangubo sa atin ng Panginoon, ay ang araw-araw tayo magiging masaya. This is just the beginning. Amen? And again, allow me to share my story to you. May facilitator po 2007 po. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin po kami. May alam na siya, magkaibigan pa rin po kami. Nung sa facilitator na naman po sa Singles for Christ, ngayon po kasi nasa ibang bansa siya, kaya physically hindi po kami nakikita. Pero if you have this chance to chat, nag-chat po kami. Mga kapatid, yung mga nakasama niya po kanina, sana po maging kasama niya sa ating pagkanda. Dahil ito po, solid po talaga dito sa community na ito. And allow me to really help this community to you, because this community really helped us. Made good friends. Dito po talaga nakilala yung mga solid kong kaibigan. Dito po ako natuto. And then brothers and sisters, again, kalimutan niyo lahat na sinabi ko. Huwag niyo lang kalimutan. Allow the Lord to surprise you. Any minute, any time, any day. Kaya mo lang ako ngayon na surprise ka. Amen?